biapan niyo. Speaking of our gospel, nag-isbot na may tungod sa pagsaway ni Kristo sa mga Pariseo na puno sa pagpakarinom. How do you notice na ang usa ka tao nagpakarinom? Kini ang pinakamindot na pangatala. At ang tao dali mahimo ang kabuutan niya kas-a kabuhara. Dili consistent, dili persistent pagpakarunin mo na. Kibali, dili natural niya ang kabuutan ba? Kung ari pas relationship, hirang na pag-ibig. Meaning, di yun, gugnang tiuna, hirang raman. Gugnang raman pagbati. Talimos na pag-ibig. Pang sandali ang pagbati. Meaning, not true love. Because true love lasts long. In other words, ang pagkabutan, being kind, good, possessing the right character, the good character, is consistent, persistent, is continuous. Kanunay, may imong kasaganan di practice ba? Ngunit ang kalainan sa kaplastikan o sa tao nga matud-anon. Kung natural lang yan, paglimog na ayo, tama dito kapastikan, iwa din ang naturalisa, nga naayos siya. Pero kung ang tao nga limo lamang pinakabisis, nga makurap ka, kabangon, nang sugnata ng klases, mga attitudes, panahon, o doon, eleksyon, kahit kabutan ng tao, ano ka na, no? Ako hindi mong politics. Then, anong tayo subject ka na when we were in college. Kabalo mo, may people, kinimugong tao nga, maupay kabutan, pabog eleksyon, ang tao nag-doubts yun sa iyang intention. Manang dapat, kamo, na nagplano mo mulang sar, pagkabutan na mo karun ba yun? Ang layo pang eleksyon ba? I-build up yung connection sa mga tao, yung goodwill sa mga tao, paglimog na ayo, layo pa, sponsor ka kung sa mga events sa publiko. Tibali, magtanong ka, principle of suing. Sa panangulang sarta, naakay, napupo. Yan ang makigitanong. Ang uba, dito pupo, ay gitanong. Ano yung klases mga tao? Pabisig kamunggay, kalabo, di katanong. Ngayon silingan. Ngayon silingan, ngayon nila. Ibta, dalasin niyo. Kaya isang napikol na sad ang tao, sige pangayuan. Kung mga tao ang kusog kayo mamukbo, pero dili ka mamutanong. Ano ang kabutan dapat layo pa sa unsa imong plano nga mapukas abot sa imong gitanong? Dala sa society, what you sow is what you reap. Nga, na may mga tao nga mapay kabutan na panahog na may tuyo. Kalantay nga na. Panahog eleksyon, ang gawas ng mga tao ng gatagon. Right? Pero tinuod yung kang buutan, wak pa eleksyon, layo pas tinuod, wak pa kay plano, buutan na ka, na nakikipang himo, i-exhibition na ka. Anong uban, makusyon din nilang intention of malice, kaya di man, natural nila, kalit man. Nga may mga tao na yung nani plastic, na huwag na itulo ninyo, buutan ka adyo, tanang palanay, isunti, nga, baigun ka tama sa ginawa. Mindayon, cutely kag mata, bisag ditinood yun. Cutely kag ilong, bisag ditinood. Tulupay buho, matabila kalublat. I'm just kidding. Baga mga tayo nga na, pangituyo, pagkabutan, pagkamaamo. Pero, why tuyo? Uwa sa pala ni mo. Indifferent kayo, lahi kayo batasan, kaplastika ka na, believe me, ng mga tao nga nga na, laro, sa kinabuhi. Pag may tuyo, suron ka, kay nasa makuha, pero wala ang relationship ninyo as a God. Dili. Close. Kaya man sa mapala ninyo, ng mga tao nga na, ang klases mga tao na plastic, di wabagin na i-bless. Tuloy lang ko ninyo. Ako, as I am, di mo ko perfect. Ang kong dali ko, yung kong ulo,
labinas mga instructions na ako nga di matuman, dali kayo pong mag-fear up before, but not now, kay I can manage already my anger, kaya akong emotion ba? Kaya pwede mong i-disciplina ni mong kagulingan. Nga, naman tayo weakness mo tag-usa nga to, sa ako weakness, ano? Kaya ba nagbalik-balik bitaw mga tao? Na mo ulit tuyo? Kaya ba i-abuso yung kayo ba? Hayblar rin yung kana. Pero ngayon, ako, what if? Because Chupilo Kamunot said that statements. Tingnan mo, may nangawats kong dito. Ni may kintas mintana, ibit-bit ang mga sensilyo. Inos, bisap Chupilo Kamunot, yung santo ba nga atong itubo'y? Usas na tubo'y ng santo, si Santo Joe Calunso, through the efforts and prayers of Kadal Vidal na may panaw na, Himeris in peace. Plus kayo ni Kadal Vidal ni tayo doon yung tsua. Nga, one time, inos din tsua ang sa doon, narabas Kadal Vidal ng misa sa CCTN. E na may chapel ng CCTN, pwede ba ka makasayo? Then, you know what, during this time, December na to, grabe yun akong ka-stress sa schooling na po, sa seminaryo niya. Layo mo itong akong sakanan sa CCTN. I was not able to come sa Kadlawan. Di makakaya. Natawa mo makakita ni Kardinal Vidal because the purpose of Padunin Suwa, gusto siya nga maghimanap ni. Pero, kabalo ko, di mo na kung tayo dudong ni Kardinal Vidal na ay mulaanong nagwali ng alagad. And because Kardinal Vidal is the protector of Oasis of Love and the Cebu Catholic Television Network, I presume even bishops of Cebu already saw me on national television, CCTN. Kaya protector na sila, mga obispo, Cardinal Vidal, Archbishop Palma, and Samuel, mas mga taparian. Na kanang CCTN, kaya naman na ang Catholic Television Network sa Pilipinas based on Cebu. Sa Manila, ang TV Maria, sa Cebu, ang CCTN. Usa man kus nagwali na, tapag ni tayo doon yung suwa o time slot. So, at least yung mga obispo, batang agad na nato, nakakita na, nahinuong, let's put in that way. Anong kabaw ko, si Kanyang Vidal, gaan po, usab, nining ubos niyong alagad, karon. Nakapagay Vidal, yan po mi, including all Bulano people. Si Bishop Chofilo Kamunot, bitulis, ang nagtulis niya, gusto ng lukso ng abtos, bintana, inus, Bishop Chofilo Kamunot, bumbumbum, ayaw lukso na, matay ka, hala, ari-agis protahan. Usanin ni tatak, nakabuutan, nakonsinsan ng awat, ubiya sa nakaingon, pagkabuutan na ning akong ditulis. Patagay mo, may babot ng obispo, tingali kay kumbinto ito yung ditulis. Kunya, nasa mga manok itang buhi, kamaton. Pag umagkawat, ibaligyan rin po niya. Ngayon niya mga sa Christians, mga bantay, bisap. Palitin ito niyong atong itong manok, ikawat, tumundog, ibaligyan sa imo. Nasabi ra. Nga may mga magpalimos, magbalik-balik, magkustyo ng iyong mga sakop. Kaya sa'yo ka ng argabyado, ka na ng bili, tagtungod, mga tao, bas palibot ba, magpapapil. Nuri na nga. Ingon si Bishop, ang sanan o ang Ginoo gabalik-balik kung pangayo sa kuha. What if? Mauna ato sa itubo'y na santo, tungod sa iyang tatak, tugmat niya sa kabuutan. Kada mo ang ilaing rasa ng itubo'y si Bishop Chupilo Kamunot. Dito ko sa Lugnanan, nagdokumentary ko. Here already, with my family. With my team, dito Miss Lugnanan, I interview already the caretaker ng Madre, dito ko sa Lugnanan, si Kugikap niya. Before ko nakaskulag Cebu, I know, Chupilo Kamunot prayed for us, for me, in order I can study in Cebu. Wa pa to, 2013 pa dito, dito mi. After that, everything was given to me by God, opportunities in Cebu. After katulibisita ko sa Lugnanan, ni Bishop Chupilo Kamunot in Karkar, Cebu. Doon sa Teotokos, na bago man yung tagahab na dito sa yearly na convention sa Rosario sa Teotokos, the Mother of God sa Karkar. I was there many times. Di asa ko pirmi.
Ano siya? Ang anay ko sa Arenas Katoliko ng Tubo, di ka broken si Anos until today. Right? Ang point na po, ang kabuutan ni Chapilo Kamungot was very natural for him. Nabisan, di-abuse niya ang kabuutan still, gapakita gyapon siya si ang kabuutan. How about us? Are we really good, kind, generous? Wow, rin din itinood. Kini man bong atong attitude, no matter what, kanunay ni maoy identity na ito, no trademark na ito ba, no matter what, ang imong attitudes, mula kragali na sa mong pagkaikaw, anak ka na ila, kumunsa ka. Ang imong karakter, pag mula kragali na sa mong pagkaikaw, anak ka na ila, kumunsa ka. For example, ako na ila ko ninyo, isip usa ka alaga ninyo, magawali. Why? No matter the situation is, despite in spite of different obstacles I have, I'm still here proclaiming the gospel no matter what, I'm still preaching. Muna ang trademark, ninyo na ako, usa ka magawali. Usa ka coach ninyo, mentor ninyo, matagadlaw. Nilakra ninyo sa akong pagkaako, this is my identity. Hindi na eh, ang pangwarta ko eh, consistent man na akong gibuhat, nisuot sa katulog ko nagwali. Nga nga nang nisuot sa katulog, grabe na akong kamang, sus, ginoo. Kaso, ilag may kaon dag kapayas for the whole day with Alma, bago ng abot na risag na, unlike karon, tungkol sa kalagan ako mga igala ang connections, no, sugot pa ba na sila, napakanoon tag-tangkong, anyway, healthy food na, pero what I mean is, sayo na kaswag ni, pertiging bisura. Pero, napuhinig yung ko, ang alagad sa Ginoo. Nang ito ang consistency, persistency. Kung natural niya muna, imang ipadayo no matter what. Imang kabuutan, ang imang pagpangalagad. Kaya ba ito ang kalitra o wali? Nga, tanawa na, mulang sa ng kalit, ugwa na ka ba, mundang nagwali. O, ni kapastikan, may mga inama ng klases mga tao. Kasi kapilo, religious group. Pero mo dagang politika, pagkapindi, ni undang. Kapasti ka na, dili consistent. Ngayon ba, mati mo ka, manglatagong, pero dili po consistent. Inlong talo, na ako mga benefactors, na pure, authentic, real, faithful, loyal. What is, pinakatuloy yung tinabang na to, wako yung utang nila. Wako sila yung utang ako. Nung wako yung utang nila, tunod kay, voluntaryo mo sila naghataga na. Nga, wako sila yung utang ako. Lacking the historia, but they are sharing their blessings, their finances to this ministry for so long. Now, yung mga tao na consistent, nagpakita din silang karakter, nagpakita din silang attitudes, nabuotan din sila, generous din sila. Now, yung bantayan mo, kung plastika bili, kung ang imong kabuotan, wither, plastika, tug-anan ti kastinood, ukinsa ka. Religious principle, tell me who are your friends, then I will tell you who you are. Ako may nakakita ninyo, kung nga na manggali, I'm just presuming, kung nga na manggali, ng imong kabuutan, dili yun pure ba? Dili consistent ang imong kaayo. Dili consistent ang imong ipakitang kabuutan. Imong smile, dili pirmi, wither. Ako sa ngabdok ba yan? Tingali, di ko matag-adlaw, buutan, bas panginaw mo ba? Pero ningkamot yun ko, hindi ko saputo matag-adlaw, kaya nga everywhere. Naimamat na ako ang kasiklasing mga tao. Unya, makita nilang nasuko ko, bisapot ko, nauna na unsa, may among magwali, mag-alagad na among saputuman, bidyang magbatasan. Mabi na akong ibang tayo everyday, I'm very careful to my walk, the way I talk, the way I joke, kay sensitive ra ba mo? Baga ninyo, sensitive, sa ginagmara, wainundan, naginutun. Kaya gusto na ako, consistent ko sa unsa akong dipakita. Kaagod, kabuutan. Kaya mga mga dapat na ito. Kapag nga ito, kasuway ni Alma, ni palit ni Guding Ring na mo, fake. Ha? Unang nag-inquire ko, gasa ko magpagana, I told Adonis, kubrad, dami niya kung sing-sing niya. Aramahala man, kay gold ng pure, yung kaya sa ron, sunod ba lang? Kaya nga mong sing-sing, Guding Ring na mo, Alma, ni lubad. Basta fake.
Ulubad basta fake. Kanang gold yadi tinuod mo, lubad na. Noni ang reality. Ang dili tinuod niya bulawan mo, lubad na. Kay fake man. Kani mga imitations ba na mga butang gikan sa gamis kusina, palit mo imitations, di na magbubay compare sa original. Nadagan mo mga tao ng plastic. Matipan nila ang naong tapirware. Anong kini akong topic ninyo, tungod kay ang Ginoong Jesucristo nagsaway sa mga Pariseo ng mga plastic. Nagpakaroon ingon, tagotagos na sang buutan. Kuno na yung kinaiya, pero yung Kristo, ilang kinaiyang buutan, plastic na, kadugayan mo gawas na, kadi na matago. Ano ka nang batasan yung matago? Ano ka naging nakipagbato ba? Mailang yung kadugayan na niangay ka. Na ako, na-misunderstood ko ni times kay nakakita tagmaan niya ng mga babae, ma-appreciate ba yata? Lucky ba akong pure? Pero, karoon, lahat na akong pananaw, naroon ako kabuutas ginuno, gitagaan yung babayhay na o nindot na panagbuhay o siksing lawas pagkagamhanan sa Creator. Ano na akong pananaw ron? Ha? Ito na na? Natural ni kayo ba sa tao na pag maka-appreciate ka, makitaan din yung matang, magsiga, dawi ka ng limot, makita din na. Hindi ka katago ba? Masuko ka! Dayan ninyo. Sus, di ka suko. Manang importante ng anger management. Emotional management is necessary for us in our daily journey. Kaya makapagong kasi imong kasuko ba na nato, bisa ganang tao lang, banghag dito, suko dito, suko dito. Kaya di matago yung pagbati. Di matago. Kasuko ni mo, inigugma ni mo, kung ganaan ka sa katao, ipakita gudin mo. Kung di ka ganaan, hindi ipakita, pwede mo di ka ganaan. Right? Kung panggaon mo sa katao, makakita ka na pinangga din mo na ng tao. Pero di po ka ganaan tao na, di mo ganaan mo doon. Magpalayo ka. Ingana din na ang tao. Makita din o unsay na as imang kailanman. Kung kayong tao na nabay bili o wa. Right? Tumalo mo, by principle sa negosyo, arumulaban ang imo mga sakop, panggaa. Maura din na akong di barugan because I study business. One thing that you should do, employers, take care your employees. Extend your helps even to their personal life. Kay kanang mga sunubuan nimo, imo mga staff nimo, mga trabahante nimo, pag makita nila na buutan ka, di lang kay imus lang gitaga ang opportunity to earn, kundi tanaw nila nga buutan ka, magkinaunsa mula ba na sino, tuwi ko ninyo. This is what I experience in my present life. Ako ng workers, labing laban nila sa kuha, sa unsa atong pagpanikaysikay, pagpaningkamot, bisag wa ko, nagmonitor nila every day, but I know they're working excellently. Nagukutabante, na di na ako mamonitor kada adlaw. Tungod kaya napagod ang concern sa kinabuhi. Pero kampante akong kasing-kasing na mulaban ni sila tungod kay I care, it's one of my workers. Pero, kung di nyo mapakita ang inyong kaayog kabuutan sa mga empleyado, unayon kagkawa ka na, unayon kagliba ka na, unayon ka, ugbuutan na, sunuliter, di na mulaban nyo. Ano? Kaya wa sila makakita na nag-care ka, nagpangga ka sila ha. Kay ilang tanaw, nimo plastic. Ha? Pag nga na mangali ka, digi ka mo prosper. Kadalong mo success is not all about your efforts. Success has other factors why it happens in your life. One of that is your character and attitudes. Pagwa gali attitudes ang tao, why character, di na mo success ang kinabuhi. Kung mo success man, di na mo padayon ang iyang success. So later, nawa na. Kaya may character. Dagan mga tao na na-study about the book of John Maxwell, about leadership, about success, about character and attitudes.
mga tao galing way attitudes, way batasan ba ng plastic. Di yun na may mga successful kinabuhi. Di ba kung na sa mga tao sa palibot niya. Pero so far, muna ako, nung kamot mo sa tang tubikang good, kaya inyo ko kong alagad magwali. Yun advogayog inyo rin kong libak-libak ko, no? Pero so far, sa ministeryo na to, sa negosyo na to, wag yung kukabungog na nang libak sa kuha. Wala. Akong dipanggandungan, tingali maikog kay alagad mo ta, or tingali, di sila ka ako. Tungkol silang respeto sa kuha. Pero ako na panglandungan, dili na tungod ana. Kaya bisan pari, libak ko nga ninyo. Libak ni tagpari. Right? So nga na, ayaw na maglimod. Sino ka dungog, katawa, galikoin ko, ayaw nga na. Itawag ko na sila. So, ako po bang di ko pari, libak ko sa go, nagkalisod. Pero nga ikatabang ninyo, kung nga naon man ninyong alagad. Ang konsipo na ako, nakapanglandong ko, nga nung di ko sila, manglibak na ako, akong ministry workers, benefactors, atong mga worker sa itong negosyo, ano? Ang isang manglibak na ako, tungkol kay unsa kos negosyo, unsa kos ministry, unsa kos balay, consistent man ang akong kabuutan ipakita. Kung asa kong ipagpad o asa kong iskina iabot, ang insel na inyong nakita diri, ang insel na nakita ninyo sa balay, ang insel na nakita ninyo sa ministry o sa negosyo, umahan, maurang insela. Mahagin akong gitunan, gipraktis na ko na kabuali ba, gibansay na, konsistent as kabuta na to. Dago na to, simbahan, susburag santog, santa, iabot sa ila. Mura naglalo na sangri. Daghan. This don't get me wrong. I'm very frank to tell you the truth. This is really happening. Simbahan mura gitag, santo-santa, di kapusag plato, baso. Pero nabot sa balay, kaliwat sa lalo na sangri. Ah, salida na. Hindi consistent. Ngayon, butas gawas, abots ni Busyop, mga sakop, kasabaan lang, harak-harakan, mga katabang, insultuhon, ako ngayon ninyo. For harmless na itong manis o negosyo, I never got angry to my staff. Kung nagasipat sila, let's give chance na matuto for another time. Gawas ako ng suon, alahig niyo yung suon, no? Add kita, makasulti ba? Kaya iksoon mo, akang iksoon nila sila sa kayo maninaw o idibdib nila tungkol kay kailaslas lang maguwan. Kaya nawag sila rin akong ginauna. Right? Mato na yung palit kas ako na naka-timing in sa brother. Mago na yung iksoon, na yung giingon nga o kaya iksoon na itong usas i-staff o ipa-work kay makapahungaw tag masukutan. Ay, you know what? I smiled to that woman. I told you already na lahi mo guni iksoon ta kay makasulti ta ba? Pero sila din na sila kayo mudibdib anang akong isulti tungod kay kailangan sa sakuha malabar ni ako. Right? Litao ba ito kung di ko perfect? Ang konsipro na ako is like this. Daga na to, dili mong good consistent sa unsay kaayo na to. Kaya mga parisiyo, wither-wither ilang batasan. Pagdato, buutan. Pagkabus, dagdaugo nila. Pag nakauyan sila, buutan sila. Pag dili, di sila buutan. Pag nga sila makuha, buutan sila. Pag way makuha, kontrahan nila. Wala mga kapastikan. Right? Lama kainana ang tanong. Bisang gali sa itong paniniwala, pag di ka o ba itong miliyong atong awalyon, lama ka, no? Ayun, hindi nga na. Kapastikan na. Di ito na gali sa buwat sa iyo na kung ka o ba niyo paniniwala, katulik ko na, atong niki, katulik ko, ugang yun, atong sirsigaan na ta, atong libakon, di na to tag doon. Pagkaoba na ito, religious organization, atong i-welcome, brother, sister, pagwa pa mo apil, good mata. Ano kang ingana man ta? Kung saan ang pagkambing sa uban mo tuon na kay Ginoo, kung ingana, imang batasan o kinaiya? Nakuha ninyo akong puwan? O sa idag na ito, kapastikan. Muna kong kandukan, tigbuotan ako, di wakong yung perfect ko, adahan kong sala. I'm weak as human as I am. Uwi ko. Pero ang saan ako bidinay? I'm too young. Even my wife recognizes na yung sa insel, tingnan, na-crash ka blind ba? Yung ko, sabi rin na sila. And it becomes our joke with you guys that. Kaya akong wife is very good. Butan tayo. Okay.
para ko kung kabata pa sa insult nga lig wangay kaglaon yun ko para ko nagnimangal ni mo saan din na sila sayin ako na nauro po na akong isulti pero may din bang jokes katawa siya. Ang concept na ako is like this, wakong wanting perfect ko natin aptan pero mas nindot yun kung nakay kabuutan na kung system ka ba daga na po buutan na ni di na ayaw dali kanya itong batasan kinaiwan na ayaw na ang pinakasalawayon maurab ni ang point ni Kristo ang ilang kinaiwas mga parisiyo mo iyan isaway pag-ayo huwain niya ang bangin yung makmak niyang tanan mo na kung kadlukan tigbutan ko dali kung magwali niya at us gawas bidyak kong batasan ba mo na kung kadlukan pero everything can be managed, can be disciplined, can be handled. What I mean is, kinulang ang imong kabuutan, trademark na nimo, nilakra na nimo, kay inga na imong attitudes, inga na imong karakter, kinabuutan ka, ug asa ka. Dibaga na to, buutan na aris gawas, balay, sus, ginuno, pagka, nilab, dili consistent. Pagkanindot siguro no, kung inga na tantaw ba, consistent, kadaan law, asa kay pampag, asa kay butang, buutan niya pong ka. Kaya kung ang imong kabutang, wither-wither, plastika, usa kas gisaway ni Jesus Christ, nga matang sa mga tao, ng kabutang, dili, pirmi, ang kabutang, iyang gipili-pili, kung asa niya ipakita, iyang kaayo, kung asa po niya ipakita, ang iyang dili pagkamaayo. Thank you for believing. Thank you for watching. Thank you for trusting us for so long in proclamation of the gospel of Jesus Christ. Ako mag-ampo na ang inyong tang kamanggatagon consistent kay buutan mo kay noon ng inyong kamanggatagon. Nga ako mag-ampo na ang inyong pagsigi o monitors ng wali din ta na out of kaplastikan kundi tinood yun na buutan mo mo ng gusto mo maminaw sa Ebanghelyo ni Jesus Christ. Ako mag-ampo ng inyong pagpanginoo consistent ang inyong kabutan sa gawas o sa sulod sa inyong balay trabawaan wherever you are consistent ang buutan ka bisag asa ka ibutan ba muna kong yampo na ingana ang tata as I declare in Jesus name for more miracles healing abundance to come down in Jesus name with the Holy Spirit o sa pag-ampo sa langit tong inahan Mama Maria. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been far. Let's do it. God loves you.